Ano nga ba ang tunay na batayan ng kalinisan o karumihan ng isang bagay? Mapayapang araw ng Miyerkules, mga kapanalig. Purihin natin ang Diyos sa bagong lakas at biyayang kaloob niya sa atin. Ako po si Sister Ameline Paglinawan ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa pagninilay sa Mabuting Balita ngayon. Tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Pakinggan ako at unawain sana ninyong lahat. Hindi ang pumapasok sa tao mula sa labas ang nakapagpaparumi sa kanya, kundi ang lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa kanya. Makinig ang mga may tenga." Pagkalayo ni Jesus sa mga tao, nang nasa bahay na siya, tinanong siya ng mga alagad tungkol sa talinhagang ito. At sinabi niya, "Wala rin ba kayong pangunawa? Hindi niyo ba nauunawaan na sa bituka pumupunta ang anumang pumapasok mula sa labas? Sapagkat hindi sa puso ito pumapasok, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay tinatapon sa labas. Ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa tao. Sa puso nga ng tao nagmumula ang masamang hangarin, kahalayan, pagnanakaw, pagpatay sa kapwa, pakikiapid, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kalaswaan, pagkaingkit, paninira, kapalaluan, kabuktutan. Ang masasamang bagay na ito ang nagpaparumi sa tao." Mga kapanalig, ang mabuting balitang narinig natin ay isang patunay na lahat ng pagkain maaari nating kainin. Walang bawal-bawal katulad ng itinakda ng ilang sekta ng relihiyon. Dahil anumang pagkain ipinapasok natin sa bibig, hindi nananatili sa ating katawan, lalo't hindi pumapasok sa ating puso. Dahil matapos itong pumasok sa tiyan at magbigay nourishment sa ating katawan, idinodumi natin. Ang dapat nating bantayan ay kung ano ang lumalabas sa ating bibig dahil nanggagaling ito sa puso. Sinasabi nga sa Mateo chapter 12 verse 34, "Out of the abundance of the heart, the mouth speaks." Kaya kung ano ang nilalaman ng ating puso, siya ring ating bukang bibig. Sa puso nga natin nanggagaling ang masamang hangarin at isipang naguudyok sa atin upang magkasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kapanalig, ano ang nilalaman ng puso mo? At ano ang lumalabas sa bibig mo? Kapag nagsasalita ka ba, nabibless ang kausap mo? Marami kang taong napapasaya, nai-inspire magpakabuti at nailalapit sa Diyos. O kabaliktaran nito ang nangyayari. Kapag nagsasalita ka, parang lason ang lumalabas sa iyong bibig. Dahil puro negatibong pananaw at pananalita ang nilalaman nito. Nagpapakalat ka ng chismis at fake news at naninira ka ng kapwa. Kapanalig, inarniyahan tayo ng mabuting balita ngayon na suriin ang sarili sa aspetong ito. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-iisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. Para sa inyong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. Sa lahat ng ating mga followers sa programang ito at sa mga labis na apektuhan ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at iba pang karamdaman, sa ating mga frontliners at backliners, asahan po ninyo na patuloy naming ipinagdarasal sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Let us continue to pray for one another. Ako po si Sister Ameline Paglinawan ng Daughters of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang manalig sa pag-ibig ng Diyos. Ipinakita hindi sa lakas, ngunit sa awa
at kalingang wagas. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, patid mo ang kalooban ng bawat tao, ang mga problema ng aming bansa at ang mga sanhi nito, at alam mo ang pananabik ng aming mga puso. Panginoon, sa darating na halalan, tulungan mo kaming alamin at suriin ang track record at kwalifikasyon ng mga kandidato. Bigyan kami ng liwanag na maihalal ang mga tamang lingkod-bayan na tutugon sa mga problemang pambansa at naway mag-anyaya sila ng pangkalahatang pakikilahok sa proseso. Panginoon, sa harap ng mga nangyayaring anomalya sa halalan, tulad ng pagbili ng boto at paggamit ng pondo ng pamahalaan para mangampanya, bigyan kami ng lakas ng loob na magsalita ng katotohanan at kumilos ng naaayon bilang mga matuwid na mamamayan at tapat na mga Kristiyano, upang maipakita namin sa salita at gawa ang pananampalataya ng 500 taon na ipinagkaloob mo sa aming bansa. Amen.